What's up mga Kadisbi? Welcome back to my channel once again mga Kadisbi. So for today's video mga Kadisbi, pupunta natin yung isang customer na tinawagan po tayo dahil meron po siyang gustong ipagawa sa kanyang bihik mga Kadisbi. Gusto niyang i-warm ang kanyang mga bihik at saka inahing babo niya mga Kadisbi. Kaya tara, samahan niyo ako mga Kadisbi. So ayan mga Kadisbi, so nandito na ako ngayon sa area na lagi kong binibisita noon nung tayo ay isang technician pa or technical support sa mga baboy mga Kadisbi. So ito yung mga binibisita kong lugar noon mga Kadisbi. Ito kung makikita nyo yung lugar na ito na napakalawak ng palayan mga Kadisbi. Ayan doon sa likod ito napakalawak. So nandito tayo ngayon mga Kadisbi no, para dahil may tumawag nga sa atin na yung kanyang biik daw ay nangangailangan ng serbisyo dahil at the same time titingnan din natin yung area kung mayroon pang nag-aalaga ng mga baboy kasi ito noon ay napakaraming nag-aalaga ng mga inahing baboy at yung mga palakihing baboy, mga backyard hog raiser, napakarami dito dati nung hindi pa tinamaan ng sakit. So ngayon no, mga almost magdadalawang taon na nung tumama yung USF dito sa amin. Siguro silipin natin kung ano na ang progress ng pag-aalaga o kung nag-aalaga ba sila uli ng mga baboy mga Kadisbi. Kung bumalik ba sa pag-aalaga ng baboy yung mga suki natin mga Kadisbi. Kaya samahan niyo ako mga Kadisbi. Bago natin umpisan yan, make sure lang na nakapag-subscribe na po kayo sa channel ni Decals HB. At mag-comment na rin po kayo at i-hit niyo na rin yung like at notification bell para lagi tayong updated sa ating i-upload na mga videos mga Kadisbi. So tara let's! 12 seconds later. Ang lagom ang baktin niya baktin. Ang una ni mong lapat is kung wala kay tambal tubig asukal mo na para rehydration sa katawan. Yeah, pagka nanakay tambal alisan ni mo bigyan ng gamot. Buti sa inyo diri kay wala mo na igo sa sakit. Anay. Anay ni mo na. Anay. Ni balik mo pala kay mo kuan. Buhi. Wala mo lang hadlok. Magbahay balik buhi. Naku, mauubos lang mga manok yan. Oh, titingnan natin kung kumakain ba sila. Tubig nga ako, kulang sa tubig yung baboy mo. Tinamon, mas una pang pinuntahan ang tubig. Kaysa sa pagkain. Kulang sa tubig. So ang imong pagkaon na ni daghang tubig. Ayan may kasamang mga manok. Ang ato idea dia ya dai mulan usa na tubig pila sa minuto. Oh, kulang sa tubig. Sige, bukad na. Mulan sa minuto. Dry feeding ang ginagawa mo dito dati. Tingnan mo. Kulang sila sa tubig kaya madaling ma-dehydrate. Tubig lang. Importante yung tubig sa baboy ate. Kasi dapat ang baboy mo hurot bang gud sa isa ka litro. Sa per kuan niya. Sa per kaon niya. Isa ka buok or dagat sila. Sa isa ka buok. Oh, ayan o. Inuna yung tubig kasi sa pagkain. Hindi naman, manok na lang yung kumain. Eh, ganito na talaga mag-alaga ng mga baboy sa backyard. Habang may inaalagaan kang baboy, may inaalagaan ka rin manok. Ang problema dito, kung hindi sa'yo yung manok. Booster. Anong may titis mo tumutas? Yung Miko Elite Sprinter. Ito yung bagong packaging nila. Ito kung anayin ko ng borgahon. Oh! Kadaan ako kayo. Nalita ba na? Nalita? Oh, tata. Sige, unahin muna natin yung sa'yo. Taka yung inahin niya. So, meron din dito. Dinala ko na to, tay, ha? Sprinter yung pinapakain nila, guys. Ito yung doon sa pinorgana natin. So, pupuntahan naman natin yung mga biik ni nanay. Ilang days na yung biik mo, nay? At 2 weeks mula pagkawalay sa inahin. Oh, sige. Ang cute ni Kalabaw, oh. Isa ito sa kalaban namin yung mga aso. So, awa ng Diyos. Ayan, nakarecover naman sila. Nag-aalaga na naman sila ulit ng baboy. Dito, dati ang dami yung baboy dito. Nunay, no? Dami yung inahing baboy dito dati, di ba? Oh, doon. Hindi, wala nang laman. Diyan, siguro may mga tatlong inahin sila dito dati. O, ultra pack naman ang pakain nanay.
Pre-starter. Oh. Oh, pre-starter na. Oh, makikita mo naman sa pupo ng baboy yan. Gagawin namin dito, bibigyan na namin ng purga. Sabi ni nanay at tinatay yung makakakuha tayo ng video. Hirap din kasi pagka nagpurga tayo ng mga biik mga kalitsbi. Tapos biglang umulan, tapos nabasa yung mga biik na to. Oh, napakahirap mga kalitsbi. So, ang gagawin ni nanay dito, lalagyan niya ng takip dito. So, magbibigay tayo ng deworming sa mga biik na dahil dito tayo nag-deworm. 2 weeks na, na mula doon sa pagkawalay sa inahin. So, napaka happy ko dahil unti-unti na yung mga tao nag-aalaga ng mga baboy uli. Pabalik na po doon sa ano sa population ng baboy na hinahangad natin at hinahangad ng mga tao dito. So, ayan, nag-load na po tayo. Ang gamit lang po natin ay disposable lang po. So, ang gamit natin gamitin is yung Jinbet. Shout out sa Jinbet. Makan mga on. Ayun. Ito yung pakain ni nanay. 85 na ngayon, oh, mahal na. Ultra pack. Ultra pack. High density. Oh, just eating, just eating. Oh, igaw, nagit siya na human. Oh, tunga sa sako nga, Pidge. Just eating. Ay, na kumain. Oh, nilagnat na. Oh, sinyalis na yun ng ano, nasakit na USF. Iya, ato, doon. Pwede ko. Susok sa kanya din, namatay din noon. Kina ano, kina Lusada? Intong. 12 seconds later. Ito na siya, guys. Siguro kailangan dapat bago sa pakastahan. Bumalik yung muna yung katawan niya bago sa pakasahan na may-ari. Para hindi mangyayat. At saka maganda rin yung biik na lalabas na sa susunod na labas ng biik. Kung makikita nyo, kulang pa yung katawan. Yung lawas ba? Pa! Na naputuli ang liog! Naputuli ang liog? Wala? Budi! Malita daw ka, Jay. Malita daw ka. Malita daw So ayan mga kalitsbi, natapos na natin yung ating servisyo dito sa kanila. Nalaman natin na tinamaan din pala talaga sila ng sikat dito ng ESF sa area nila. Dahil nga gustong-gusto nila mag-alaga ng mga baboy talaga. Parte na ng buhay nila pag-aalaga ng mga baboy. Kaya nag-aalaga na naman po sila ulit. Ito mga kalitsbi, ito yung dati kong suki. Na mayroon siyang 5 inahin dyan. Kaso ngayon wala na siyang inaalaga ang baboy. Siguro tinamaan din ng sakit at hindi pa siya nag-recover mga ka-RHB. Kaya sa susunod na balik natin dito, kumustahin natin yung may-ari dyan kasi parang wala ata yung may-ari. Kaya kung nagustuhan niyo po ang mga videos ko mga ka-RHB, ito ay paninirbisyo doon sa mga nag-aalaga ng baboy dito sa area. O medyo malayo-layo na ito doon sa amin mga ka-RHB, no? So, thank you so much for supporting and watching to my video, mga Ritzby. Siguraduhin lang natin na nakapag-subscribe na po tayo kay Nicholas Ritzby. At mag-comment na rin po tayo, mga Ritzby, at suggestion po tungkol po sa paggagawa natin ng mga videos o ano pa pong katanungan, mga Ritzby, na pwede nating masagot na sa abot lang po ng ating makakaya dahil o sariling experience lang po natin ito o kaalaman, sariling kaalaman lang po natin ito, mga Ritzby. Kaya kung pwede po tayo magtanong. So, thank you so much for watching. Hanggang sa muli, mga Ritzby. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng i-upload ni Kalitsby. So, bye-bye!